Good morning, guys. Dito na naman ang Spanisha. Dadaong na naman sila dito sa Port of Dumaguete City, Port number 1. So, tingnan natin kung paano sila dadaong. Dadaong sila, guys, with weight tag. Ayan, yung maliit na yung barko na yan, yung maliit, yan ang tagbot. Nasisan lang siya padikit papuntang Pantalan. So, ibang barko, guys, yung malalaki. May pilot yan, may pilot na mag-onboard. Yung pilot ang mag-manyubrada ang docking or docking maneuver. Pero ito, iwan ko kung may pilot ba ito. Sa tingin ko, guys, wala itong pilot. Yung kapitan lang ng Spanisha ang nagpadaong, nag-manyubrada. Spanisha 23, yan po ang isang malalaking shipping company dito sa domestic. Nakabase yan sila sa Port of Cebu City. Maraming barko sila, guys. General cargos or mga container vessel yung kanilang mga barko. Dati may ano sila, may passenger. Pero hindi ito Spanisha dati, guys. Solvicio Lines po ito dati. Sa ayun, sa naririnig ko, sa nabalitaan ko. Kaso pinagbawalan sila ng mag-operate ng passenger kasi laging ano, kanilang barko is lagi natin dispesya. Tulad ng ano, yung barko na passenger, yung Dunia Pass, yung nasusunog, galing raw yun sa Leyte papuntang Manila. Tapos napakaraming passenger, ano sila, overload sila noon ng passenger na time na yun. Tapos nabangga sila sa isang ano, barko na nagkakarga daw ng langis, or nabangga sila ng ano, sa barko ng tanker vessel, kaya susunog. Maraming namamatay. Konti lang yung ano, guys, konti lang yung nakasurvive. Yung iba nakasurvive, halos sunog ang katawan. Kita ako sa ano, sa YouTube, sa video. So pwede nyong i-search, guys, sa ano, sa YouTube, yung Dunia Pass. Meron ding isang passenger, yung ano, malalaking passenger, ano, yung Princess of the Star, sa kanila din yun, ano, na lumubog kasi dahil sa ano, sa lakas ng bagyo. Naglalayag sila galing sa Maynila. Iwan ko kung saan yung papunta, baka Cebu ata. Tapos may bagyo, yun, hindi kinaya. Bumigay yung ano, lashing raw, no? Bumigay raw yung ano, lashing ng ano, karga nila sa ano, sa cargo hold. Yun, tumigilid yung barko at sa lakas ng alon, ayan, hindi na kinaya. Nag-take shelter sila pero ano, hindi kinaya ng barko. Ayun. Ang dahil noon, nagbawalan sila ng ano, mag-operate ng passenger lines.
Ayan, pinalitan din nila yung ano nila, yung shipping company. Ayan, yan na ngayon Span Asia or Pisac. Ayan, maraming ano sila guys, maraming barko. So isa yan sa ano, sa pinaka standard ng shipping dito sa domestic, tulad ng ano, Togo, Transasia, at saka Gotong dito sa ano, kasi yan sa Cebu City. Yan, tingnan nyo guys, dikit na sila sa Pantala, na malapit na sila. Tsaka nakabigay na sila ng ano, ng mooring line. Yan po ang mooring line guys, ay makatulong din yan para makatikip or makalapit ang barko sa ano, sa Pantala. Yan, hila-hila lang, konting hila ng ano, mooring line hanggang makadikit sila sa Pantalan. Yun, sa tingnan nyo sa itaas guys, may tao. So may ano dyan, may kapitan. So dalawa sila guys. Iwan ko kung pilot ba yung bus, yung isa, or repeater lang yung isa. Yan, malapit na sila guys. Tsaka may ano din tao sa pupa. So naka-assign dito sa pupa is si Canmate at saka si Checkmate sa proa, para pag ano, pag manage ng mooring operation during maneuver. Ayan, malapit na sila guys. So ayan, didikit na sila guys. Ayan, so ayan lang guys, maraming salamat. Thank you and goodbye.